Nasa halos 22 hanggang 24 na mga lumang barko ang nakatagdang madidecommission ngayong taon hanggang sa ikalawang quarter ng 2021. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command Rear Admiral Giovanni Carlo Bacordo, ang mga idedecommission mga barko ay lagpas na sa itinakda nilang mga taon. Ang mga barko na nakadisenyo na tumakbo ng 24 knots ay tumatakbo na lang ngayon ng 10 hanggang 12 knots kaya hindi na sila nakakatupad sa kanilang mga missions at hindi na rin sila nakakatagal ng 10 araw sa dagat. Ayon pa kay Bacordo, mas mabuti pang magkakaroon ng kunting naval assets na may kapabilidad pa na magsagawa ng mataas na oras na pagpapatrol at nasa tama pa ang bilis kaysa maraming naval assets na luma naman at mahina ng tumakbo. Noong nakaraang linggo, ang Philippine Navy ay nag-decommission ng dalawang lumang assets, ang BRP Rizal at ang BRP Nicolas Mahusay. Samantala, inaasahan ng Philippine Navy na mapurbahanan sa lalong madaling panahon ang walong unit ng Fast Attack Interdiction Craft Missiles, dalawang corvettes, anim na offshore patrol vessels at iba pang karagdagang dalawang landing docks. Kung maprubahan na ang kontrata, 4 sa 8 shell dock ay gagawin sa Philippine Navy Cavite Naval Yard sa Sangley Point, Cavite City, habang ang ibang 4 ay gagawin sa bansang Israel. Samantala, sa kaugnay na balita, interesado ang Philippine Navy na okupahan ang isang bahagi ng Hanjin Heavy Industries sa Subic Bay upang gawing base ng mga sea life vessels at iba pang mga malalaking naval ships ng Philippine Navy. Ang Philippine Navy ay nangailangan ng malalim na pantalan para daungan ng Tarlac class at ng Del Pilar class offshore patrol vessels at ng mga darating na Jose Rizal class. Nauna ng pahayag ang Philippine Navy na interesado sila sa isang bahagi ng Hanjin para gawing base para sa dalawang submarino na planong bibilhin ng Philippine Navy. Yan po ang balita natin ngayon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!